Dalton's POV. She's 3 weeks pregnant. Mabuti na lamang at naisugod siya kagad dito. Sa ngayon, safe ng bata sa sinapupunan niya. But she needs to rest with proper medication para makasiguro tayo. Paliwanag ng doktor tungkol sa kalagayan ni Cleo. Kasalukuyan kaming nasa pribadong ospital kung saan ko siya dinala. Napalunok ako ng mariin sa kanapasuklay sa buhok ko. Goodness, Cleo is really pregnant. At kung 3 linggo na ay sumakto to sa kalkulasyon ko noong gabing, nalasing ako't may nangyari raw sa amin. I don't know how to react but my heart beats fast. Paano kung ako talagang ama pero gusto ko pa rin makasigurado na 100% na akong ang ama ng bata? Thanks, Doc. Also, you want to conduct a DNA test for me and for the child she's bearing. But I want everything to be a private. Gusto ko sanang tayo lang munang makakaalam nito. Diretsahan at walang paligoy-ligoy na sambit ko sa kausap na doktor. Tumango naman ito ng ilang beses. No problem about that, Mr. Mansoor. We can conduct a non-invasive prenatal paternity test but during only on her 8 weeks of pregnancy pa. You need to wait for 5 or more weeks para maisagawa natin yan. Paliwanag nito na ikinatangu ko. I understand, Doc, and I can wait. Salamat. Sagot ko bago tutuloy ang nagpaalam. I know I can trust him. Lalo pat kilalang kilala niya ako na siyang nag-iisang Dalton Mansoor. I know that he knows what I can do. Napalunok ako ng mariin at hindi mapigilan ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. 5 more weeks is quiet long pero handa ako maghintay just to make sure of everything. And if I am really the father then, mukhang kailangan ko nang ihinda ang sarili ko. Muli akong pumasok sa private room ni Cleo at naabutan tong emotional na nagpupunas ng luha habang nakahiga sa hospital bed. Dalton, ang baby natin, kamusta siya? Safe na ba? Hindi ba siya napano? Garalgal ang boses na tanong nito at puno ng pag-aalala. At aaminin ko na ngayon ko lamang siya nakitang ganito. Yung mukhang takot na takot at kinakabahan. She looks that is very opposite sa kalayong kilala ko na walang alam ko hindi gumastos. Pumarte at makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Marahan akong tumango habang dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya. The baby is safe now. You don't need to worry. Just rest. Mahinang sabit ko pero mas lalo lang itong naging emosyonal. Thanks God. Salamat Dalton. Kung hindi ka dumating, baka napano na kami. Okay lang sana kung akong nasaktan eh. Pero kung madadami ng anak natin, hindi ko kakayanin. Kasalanan to ng bruhang Fernanda na yon. Hindi ko talaga siya mapapatawad sa ginawa niya. Lumuluhang salaysay nito. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Saka napahawak sa bato ko. My fist clenched after as I remembered what happened. Kung paano ko nakita ang tinulak ng malakas ng babaeng kriminal na Fernanda na yun si Cleo. Kakauwi ko pa lang from US at hindi ko akalain ganun eksena pa talaga ang bubungad sa mga mata ko. What happened? Why did she do that to you? Bariton ang tanong ko habang lihim na nakuyo ang kamao. I really don't know too, Dalton. Baka nagalit dahil intusan ko. Did you see my dress? May mancha yung suot ko kanina dahil tinapunan pa na niyang juice. Aaminin ko nagalit ako at nabigla kay napalakas ang boses ko. Pero bigla niya na lang akong tinula kahit na alam niya namang buntis ako. May sa kriminal talaga ang dugo ng babaeng yon. Nangangalit na salaysay ni Cleo kaya napaigtingang pang ako. That wicked is indeed a criminal. Kilala kong brat itong si Cleo at kung may nagawa man ito o nasabing masama sa Fernanda na yon, sana inisip ng kriminal na yon na dagdadalang tao si Cleo bago niya sinaktan. O baka talagang wala siyang pakialam na may madamay na inosenteng bata and I saw it right in front of my 2 eyes. Kaya alam kong kriminal na yun talagang may kasalanan. Paano kung anak ko talagang nasa sinapupunan ni Cleo? Paano kung tuluyan siyang nakunan? Shit, I don't think I can forgive her. Hindi pa nga siya bayad sa ginawa niya kay Lolo. Ngayon may inosente na naman siyang batang idadamay. Pakiramdam ko, sinasadya niya talagang gawin yung Dalton para makunin ako. Galit na galit siya eh, at hindi ko alam kung saan niya hinuhugot ang galit niya. Natatakot ako sa kanya, Dalton. Natatakot akong bumalik sa mansyon. Cleo uttered and I really felt that she's scared. At dahil medyo nakalapit na ako sa kanya, inabot nitong isang kamay ko. Saka nilagay niya sa kanyang sinapupunan. Baby ko, nandito na si daddy mo. Your savior. Mabuti na lang dumating siya on time, kaya kanya nailigtas. I know he will protect us, kaya hindi ka na mag-worry pa si mommy. Emotional ang sambit nito kaya nakagat ko ang pangibabang labi. At aaminin ko nakaramdam ako ng kakaibang galak ngayon sa kaisipang malaki ang posibilidad na akong ama ng batang nasa sinapupunan niya. Hindi ko akalaing darating kami ni Cleo sa ganitong punto.
Galit ako sa kanya at kahit kailan hindi ko siya gusto. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang ay protektahan siya para maprotektahan ko ang baby namin. So sinapupunan niya. Nasa ganito kaming posisyon nang biglang bumukas ang pintuan at niluwa nito si Magda. Oh my goodness, anak! Puno ng pag-aalala ang mukha nito kaya muling napahikbi si Cleo. Mommy! Yumakap kagad si Magda sa anak habang ako'y nakahalukit-kip na nakatayo lang sa may gilid at nagmamasid sa dalawa. Kamusta ka ha? May masakit ba sa'yo? Ang apo ko, maayos na ba siya? Ligtas na ba? Sunod-sunod na tanong nito sa nag-aalalang boses. Opo, Mommy, and thanks to Dalton, kung hindi pa siya dumating for sure, baka may nangyaring masama sa amin ni Baby. Sumbong ni Cleo. Goodness, mabuti na lang. At sino ulit ang may gawa sa'yo nito? Yung katuling ni Dalton na nangangalang Fernanda? Nasaan siya? Nanggigigil ako sa kanya. Galit na napatayo si Magda. At kung nandito lang ang babaeng kriminal na yon, ay sigurado akong kakalbuhin niya. Ano na Dalton? Katulong mo raon na nakit sa anak ko na muntikan ng ikapahamak ng anak mo sa sinapupunan niya? Wala ka bang gagawin? Please, do something! Hindi maganda ugagang sambit nito nang bumalik sa akin, kaya napahinga ako ng malalim. Don't worry Magda, ako nang bahala. All you need to do now is to take care of your daughter. Kailangan ko na munang umalis. Barito nang huwi ka ako sa kanapaayos ng tayo. Saan ka pupunta Dalton? Iiwan mo ba kami ni Baby? Cleo asked with her eyes teary. Kung hindi lang ito buntis, iisipin kong nagdadrama lang ito talagang napakagaling pang umakting. I'll be right back, Leo. You need to rest now for you and for the baby. Tanging sagot ko't hindi na hinintay ang magiging sagot pa niya. Lumabas na ako ng kwarto tuloy-tuloy na humakbang papalabas ng ospital. Boss, saan po tayo? Tanong isang tauhan ko na nakabang lang sa labas ng ospital. Uuwi ng mansyon. Matigas na utos ko kaya dali-dali nitong hinandang sasakyan. Shit, yeah, uuwi na ako para maparusahan kayo maldita niyan. Anong meron sa kanya? Binigyan ko na siya ng kalayaan sa loob ng mansyon kahit ang malayong makakain. Ni hindi ko na ulit siya pinakulong sa basement dahil palagi siya nagkakasakit. At aaminin ko nag-aalala ko sa kalagayan niya kahit na gustong gusto ko siyang parusahan. I don't want her to die even if I want her to suffer. Nagkakagulo man ang isipan pero siyang laman ng utak ko kahit nasa ibang bansa ako. But look what she did. Hindi pa nga siya bayad sa nauna niyang malaking kasalanan. Gumawa na naman siya ng panibagong kasalanan. She's only proving kung gaano siya kakriminal. Kaya mas lalo ko nilukob ng pagnanais na tuluyan tanggalin ng kung anumang hindi may paliwanag na naramdaman na ito sa kanya. Hindi niya deserve ang kaawaan. Hindi niya karapat dapat ang kapatawaran. Nararapat siyang parusahan tulad ng sa simula pa lang. Fernanda's POV. Matulog ka na. Huwag mo na alalahanin ang mga nangyari. Dahil hindi naman natuluyan ang bruha. Magpaliwanag ka lang kay Senyorito. Maunawaan naman niya siguro lalo pat kilalang kilala niya sa manang budi ni Cleo na yon. Pagpapagaan ang loob ni Manang Salome sa akin. Nauna na kasing umuwi kaninang isang tauhan na kasama ng halimaw, kaya yun ang napagtanungan niya. Kay laking ginhawa sa akin ang malaman naming ligtas ng bata sa sinapupunan ni Cleo na yon. Na hindi yan nakunan, bumangon ako sa pagkakahiga at umayos na upo sa kama. Kasalukuyan na kaming nasa maid's quarter ngayon ni Manang Salome at nakahiga. Sa magkaibang kamang nakaharap lang, mabait ako na pangiti kay Manang dahil alam kong napakalabo ng sinasabi niyang maunawaan ako ng halimaw. Napaka-imposible dahil hindi naman yun marunong makinig. Isa pa ama siya ng batang muntik na mapahamak dahil sa pagtatanggol ko sa akin sarili. Napakalabo po Manang, mukhang kailangan ko na naman pong ihanda ang aking sarili sa pagmamalupit niya. Malungkot na sambit ko na rin na hindi mawala-walang ka ba. Kayang-kaya ko naman sanang harapin ang galit at posibleng pananakit ng halimaw na yon sa pisikal eh. Kaso ngayon nag-aalala na ako para sa anak ko na maaring madamay. Gustuin ko mang maging matapang, paano nga ba ako makakalaban na hindi maapektuhan ng batang nasa sinapupunan ko. Kung natatakot ka, ako nang bahalang magpaliwanag kay Senyorita. Ako nang magsasabi ng bruhang Cleo na yun talaga ang unang nanakit sa'yo. Ani pa ni Manang kaya emosyonal ako napaluha. Alam kong gustong gusto niya lang akong protektahan pero may magagawa kaya siya. At hindi pa man lang ako nakakasagot sa tinura niya, ay biglang bumukas ang pintuan kaya kapa kami napatingin doon ni Manang Salome. At mas lalong nagwala ang dibdib ko. Kasabay ng panginginig ng buong katawan ko ng masalubong ng tingin ng mga mata ng halimaw. Tinging nagbabaga habang ang mga panga nito'y umiitig sa galit. Senyorito, tarantang napabangon si Manang Salome habang ako hindi makagalaw sa kamang inuupuan ko. Hanggang sa isang iglap lang ay mabilis na itong nakalapit sa akin at agarang hinawakan ng malakas ang braso ko. What the heck are you doing, ha? Wicked? Asik nito sa kakuprasahang pinatayo
gamit lamang ang brasa kong hinahawakan niya ng mahigpit. Ramdam na ramdam ko ang sakit na parang mababali ang mga buto ko. Hindi ako makapagsalita dahil sa nararamdamang sakit na tahimik ko lamang ininda. Para ako naubusan bigla ng sasabihin dahil sa nararamdamang takot. Hindi para sa akin sarili ko, hindi para sa aking anak. Senyorito, huwag! Maawa kay Fernanda! Sigaw ni Manang Salumi habang pilit kinukuha ang kamay ng halimaw sa pagkakahawak sa akin. Get away with this, Manang, kung ayaw mo mas malala pa ang gawin ko sa kriminal na to. Nang gagalaiting bulyaw ng halimaw kay Manang. At kapwa kami hindi na nakahulma ni Manang nang kalad ka rin ako nito papalabas. Hindi pa rin ito binibitaw ng braso ko. Kagaya ng mga pananakit na ginagawa niya dati pa. Ito talagang paborito niyang hawakan para saktan ako. Senyorito, saan mo dadalhin si Fernanda? Utang na loobog mo siyang sasaktan. Buong loob pa rin napigil ni Manang Salome. Hindi nito nilulubayan ang halimaw at patuloy pa rin sa pagsunod sa amin. Halos tumakbo na ito sa paghahabol. Men! Malakas na tawag ng halimaw sa mga tauhan niya na mabilis din namang nagsilapitan. Ibalik niya si Manang Salome sa maid's quarter at ikandado niya ng hindi ito nangingialam pa. Matigas na utos nito sa mga tauhan niya at narinig ko na lang paghahagulhon ni Manang. Fernanda, senyorito, maawa ka sa kanya. Wala siyang kasalanan. Ang buruhang klayo na yun ang nauna. Sigaw ni Manang para depensahan ako hanggang sa tuloy na wala ang boses at mga yabag nito sa pagsunod. Mukhang kinaladkad na rin ito ng mga tauhan niya, pabalik sa maid's quarter at kinandado gaya ng utos niya. Pati si Manang Salome, dinadami niya na. Ang sama niya para idami ang matandang nag-aruga sa kanya. Bagay na bagay nga silang magsama ng buruhang Cleo na yon. Dahil pareho silang masama ang budhi. Buding hindi na kailanman malilinis at magbabago. Napapikit ako ng mariin kasabay ng pagbuhos ng malaulang luha sa aking mga mata. Tinatahak na namin ang daan pabalik sa basement kaya alam kong ikukulong ako nitong muli. Sana nga lang ikulong lang at wala ng kasamang pananakit. At nang tuluyan kaming makababay, binuksan kagad nitong pintuan at tinulak ako nito ng malakas papasok sa loob. Muntikan pa akong matumba at mapasubsob mabuti na lamang at alerta ako nakahawak sa maliit na mesang gawa sa kahoy. Diyan ka! Nararapat ka talaga na dito ko mabulok dahil kriminal ka. I already treated you better pero lumalabas talaga ang pagiging kriminal mo that you even want to hurt an innocent child. Bulyaw nito sa akin. Habang ako'y walang imik at patuloy lang sa pagluha dahil hindi ko kayang sabihin sa kanyang pinoprotektahan ko lang ang anak ko na anak rin niya. Kaya ako'y nagawa kay Cleo na kung hindi ko ginawa yun ay tsaka kong tuluyang nakunan. Pero hindi ko to kayang isatinig lahat dahil hindi maaaring malaman niya nagdadalang tao ako. Hindi pwede, hindi maari. Dahil alam ko na kung hindi niya masasaktan ng bata, natitiyak ko kukunin niya lang sa akin at ilalayo. Bagay na hindi ko hayaang mangyari. Lumapit siya sa akin at magkabila ang pisngi ko na naman ang hinawakan niya ng malakas. What now? You didn't even say any single word? Wala ka sasabihin? Dahil ba wala ka ng lusot, right? Dahil ako mismo nakakita at nakasaksi sa kasamaan mo. Gigil na dagdag pa niya sa kanya binitawan ang mukha ko. Ramdam na ramdam kong sakit sa pangako na parabang namanhid. Kitang kita ko nagtatagi sa mga ngipin habang nakatitig sa akin ng mariin. Bigla na lamang yung tinaas ang kanyang kamay sa ere kaya napapikit na lamang ako habang hinihintay ang pagdapo nito sa akin mukha. Shit! Mura niya't sa paglipas ng segundo na puno ako ng pagtataka na hindi nito tuluyang dumapo. Kaya muli ako napadilat. Ngayon nakababa ng kamay niya't naikuyom na lamang nito ang kamao. Pero bigla na lamang ako napasinghap nang mabilis tong dumaan sa paningin ko na parang hangin at sa sementadong padarto tumama. Napahawak pa ako sa dalawang tenga ko dahil sa malakas na tunog ng pagkakasuntok niya. Shit! Pasalamat ka't walang nangyaring masama sa bata. Dahil kung nakuna lang si Cleo at napatunay ko anak ko nga ang batang pinagbubuntis niya. I swear, tutuloy na katagay ng nais mo. This fist will ruin your face and definitely will kill you. Puno ng puot at galit na asik pa niya, saka nito binaba ang kamaong sinuntok sa pader. Saka ko pa lamang napansin ang sariwang dugo na pumatak sa sahig. Dugo ito na nagmumula sa kamao niya. Dahan-dahan ang paglayo niya sa akin hanggang sa humahakbang siya, papalabas ng basement sa kanya, pabalibag na sinaradong pintuan. Ngayong iwanan ako mag-isay, malaya na ako napahaguluhol ng iyak. Kung noon ako mismong humiling na tapusin niya na ang buhay ko para matapos ng paghihirap ko. Ngayon ibinabawi ko na yun lahat dahil may malaking dahilan na ako para ipagpatuloy ang buhay ko kahit napakahirap. May dahilan na ako para magtiis at lumaban at yun ay dahil gusto kong buhayin at itaguyod ang anak ko na siya na lamang nag-iisang pamilyang natira sa akin. Na kahit napakasaklap at napakahirap ng buhay ay napuno pa rin ako ng pangarap para sa kanya.
Gusto kong iparana sa kanya ang buhay na kailanman hindi ko naranasan. Gusto kong bigyan siya ng maayos na buhay. Mapayat ako na pangiti habang humahagulo ng iyak sabay haplos sa aking sinapupunan. Kahit sa impyernong kinakaharap ko ngayon, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa dahil sa batang ito na siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin. Napakarami kong pangarap para sa kanya na kahit alam kong napakalabong mangyari, ay positibo pa rin ako matutupad balang araw. Pero ngayong muli ako nakakulong sa basement na to, paano ko yun matutupad lahat o may pag-asa pa nga bang matupad o baka hanggang pangarap lang ang lahat dahil dito na rin kami magwawakas? Lumipas ng gabi at pasalamat na lang akong nagawa ko pang matulog kahit pa man sa kinakaharap na hirap at haharapin pang mga problema. Ayaw pa sana akong dalawin ng antok pero pinilit kong sarili dahil ayaw ko madami ang anak ko sa nangyayari. At ang ipinagpapasalamat ko na lang ay yung hanggang doon lang ang ginawang pananakit ng halimaw. Na yung braso at pangako lang ang sumasakit at alam ko nagkakaroon ng pasa dahil sa mahigpit na pagkakahawak niya. Buti na lang at hindi ang katawan kong nasaktan. Natatakot ako para sa kalagayan ng baby ko at ang lubos na nakapagtataka yung ginawa niyang pagsuntok sa sementadong pader na alam kong sinadya niya na huwag akong patamaan na nagresulta pa ng pagkakasugat at pagdurugo ng kamao niya. Bakit niya yung ginawa? Napanunok ako ng mariin bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ano din bang nangyayari sa akin? Dapat hindi ko na yun binibigyan pa ng ibang ibig sabihin. Dapat hindi ko na iniisip yon dahil baka hinahanda niya palang ang totoong pagpaparusa sa akin. Napaayos ako ng upo nang marinig ang pagkalam ng aking sikmura. Hindi ko alam kung anong oras na pero nakakaramdam na ako ng gutom. At alam kong kinailangan kong kumain para sa baby ko. Tumayo ako at nagkalkal sa sulok. Baka sakaling may mahagila pa akong tira-tirang pagkain dito nung mga nakarang araw na dito ako nananatili. Ngunit na antalang ginagawa ko na mapansin ang bigla ang pagbukas ng pintuan. Nakaramdam na sana ako ng pag-asa sa pag-aakalang si Manang Salome ito. Nang bigla ko na lamang narinig ang galit na boses na isang ginang. Siya ba ang babaeng hampas lupa na mamamatay tao? Asik nito na umaalingaw ko pa sa bawat sulok ang nangagalaiting boses. Siya nga po, Madam Magda. Sagot naman ng isang boses lalaki. Magda, naalala kong minsan na nabanggit ni Manang Salome ang pangalan ng ginang na ito. Kinakabahan ako na panunok ng laway sa katinitingnan ng marinang mukha ng ginang gamit lamang ang ilaw na nagmumula sa lampshade. Nalilisik ang mga mata nito na mukhang galit na galit. Hayop kang babae ka, munti ka na nakunan ng anak ko dahil sayo. Walang hiya ka, kriminal! Sigaw nito at rinig ko na mabibigat na yabag ng mga paa nito papalapit sa akin. Ngayon ko lang napagtanto kung sino to, ang stepmother ng halimaw na siyang mommy ni Cleo. At di na ako halos makagalaw na bigla na lamang nitong hinablot. Ang buhok ko kaya napaimpit ako sa sakit habang pilit ko makawala sa pagkakahablot nito. Patawad po ma'am, hindi ko po sinasadya. Buong pusong pagmamakaawa ko, nihirapan ako makawala gawa na rin ang kadiliman sa loob ng basement. Pabor pa sa kanya dahil patalikod niya itong hinila. Anong hindi? May bala ka pa at ang patayin ng anak ko at ang anak niya. Tapos magmamakaawa ka lang na animal ka. Sa tingin mo mapapatawad ka namin? Dapat ikaw ang mawala eh. Kailan ka ba mabubura sa landas namin? Nanggagalaiting asik nito na lubha akong pinagtaka kahit paman sa nararamdamang sakit na aking anit. Bakit kung makapagsalita ito'y parang kailalim ng kasalanan ko sa kanya o sa kanila? Bakit parang matagal niya na akong kilala? Gayong ngayon ko pa lamang siya nakita. Oh shit Magda, stop it! Shit, paano ka nakapasok dito? Rinig kong sigaw ng isang napakapamilyar na boses saka ko naramdaman ng pagbitiw. Nangginang sa aking buhok. Huwag mo kong pigilan, Dalton. Gusto ko lang kalbuin ng hayop niya sa ginawa niya sa anak ko nang munti kang pang ikapahamak ng apo ko. Asik nito. Napahaplos ako sa sumasakit kong anit bago sila nangihinang tinignan. Ngayon napansin ko ng hawak na pala ng halimaw ang dalawang kamay nito kaya hindi na ako nito magawang suguin. At huwag mo rin akong pangunahan, Magda. I know what to do. At ang ayaw ko sa lahat ay ang pinapakailaman ng plano ko at pinapasok ang teritoryo ko na walang permisyon. Motoridad at matigas na sambit ng halimaw na parang nakakatakot sawayin. This is not only your territory, Dalton. Dahil nasa last will and testament ni Papa Bendito na binibigyan niya kami ni Cleo na karapatang tumira dito. Pero sige, hahayaan na kita na siya magbigay ng kaparusahan sa babaeng yan. At siguraduhin mo lang din na hindi na uulit masasaktan ng kriminal na yan ang mag-ina mo kung hindi ilalayo kasing anak mo. Kalmado, ngunit ano pagbabanta na sagot ng mommy ni Cleo. Bago ko narinig ang mga hakbang nito papalabas. Napahawak ako sa dibdib ko at napadaustos ng upo. Napanatag na umalis na ito. Yan nga lang nasa harapan ko pang halimaw.
na siya rin nagbibigay ka ba sa akin. Get up. Maring tugon ito kaya dahan-dahan akong tumayo. Ngayon hindi ko na alam kung magpapasalamat ba ako sa pagdating niya dahil kung hindi pa siya dumating baka tuloy na akong kinalbo ni Magda na yon. Na mukhang mas malala pang sama ng budi sa anak niya. Manang Salome, well gone for now, kaya ikaw na muna magiging katulong na papalit sa kanya. Baritaw ng wika ng halimaw na ikinawang ko. Pilit inuunawang sinasabi nito. Anong ibig mo sabihin? Puno ng kalituhan na tanong ko kaya inis ako nitong tinignan. Bingi ka ba? O sadyang bobo lang? Nang insultong tanong nito, kaya hindi na lamang ako umimik. And just make sure na wag na wag ang gagawa na ikakainit ng ulo ko. Lalo nang muli saktan sa Clayot ang bata sa sinapupunan niya. Dahil kapag naulit ang ginawa mong yon, hindi na kita muling bibigyan ng pagkakataon. This will be your last, so be good, wicked. Maring banta niya na para kinabilis ng kabog ng dibdib ko dahil sa kabat takot na rin. Sa haba na sinabi niya may halo pang Ingles ay nahirapan na akong unawain ang lahat. Ang pumasok lang sa isipan ko ay magiging katulong daw muna ako na siyang papalit kay Manang Salome. Ngunit bakit pinapalayas niya na ba si Manang? Nauna na itong humakbang habang ako'y natulos sa kinatatayuan dahil sa kabat kalungkutang nararamdaman. Dahil sa naiisip, huwag naman sana, wala na ako magiging karamay pa dito. Hurry up! Irritabling sambit nito na mapansing hindi ako gumagalaw. Wala sa sariling napasunod ako sa kanya kahit sobrang naguguluhan sa nangyayari. Nang tuluyang makalabas sa basement ay naabutan namin si Manang Salome sa sala. Nakaupo at emosyonal na lumuluha. Pansin ko rin ang mga bag na nasa tabi nito kaya mas lalo nagwawalang dibdib ko dahil maaring tamang ang hinala ko. Senyorito, sana pagbigyan niyo po ako magpaalam na muna kay Fernanda. Malungkot na pakiusap ni Manang kaya nagsilandasan na rin ang luha sa aking mga mata. 3 minutes. Walang kagana-ganang sagot ng halimaw kaya patakbo ko nilapitan ng matanda. Manang, pagkalapit ko iniyakap niya ako kaagad na sobrang higpit at ganun din ako sa kanya. Ang sakit-sakit sa dibdib ng pag-alis niya. Saan ka po pupunta, Manang? Aalis na po ba kayo o baka pinapalayas na po dahil sa akin? Lumuluhang tanong ko dahil sa bumuhos na emosyon sa akin. Kumala si Manang sa pagkakayakap sa akin sa kamapait na ngumiti bago dahan-dahang tumango. Patuloy ka lang na magpakabait ha. May awa ang Diyos. Alam ko makakawala ka rin dito. Ramdam ko sa puso ko na magkikita pa tayo ulit. Magpakatatag ka, Fernanda. Madamdaming tugon nito sa luhaan ding mga mata. Eto bang ibig sabihin ng halimaw na magiging kapalit na muna ako ng katulong dahil pinapaalis na niya na si Manang Salome? Ganun ba siya kawalang puso para idamay at tanggalan ng trabaho ang taong nag-aruga sa kanya simula pagkabata? Ngayon ay mas lalo akong nanlumo, wala na nga akong matitirang pamilya maliban sa sanggol na nasa sinapupunan ko. Ay kukunin pa ng halimaw ang kaisa-isang taong naging karamay ko. Ano pa bang dadanasin kong hirap para matapos ng lahat ng ito? Ano nang buhay ang mangyayari kay Fernanda? Ngayon ang kaisa-isang kakampi niyang si Manang Salome ay mapapalayo pa sa kanya. Kayanin pa kaya ni Fernanda lahat ng hirap at pasakit na binibigay ni Dalton ngayong nadagdagan pa ito ng mag-inang Magda at Cleo? Kailan makakatakas si Fernanda sa ipyernong buhay sa mansyon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.